What is up, guys? Okay, so for today, i-share ko sa inyo ang aking hair removal sa aking kilikili. And i-update ko na din kayo sa aking kilikili. So, ayan guys, sobrang dami nagtatanong sa inyo kung ano bang routine yung ginagawa ko sa aking kilikili. So, ayan, i-share ko to sa inyo. So, ayan guys, alam ko ngayon ko palang ma-share sa inyo kung paano yung ginagawa sa aking pagli-laser sa aking kilikili. So, ayan guys, ako ay nagda-diode. Yung diode guys is laser siya and mas maganda daw to kesa sa IPL. Yung IPL guys is laser din siya. Tinatanggal niya din yung mga buhok sa kilikila pero mas masakit. Hindi pa kasi ako nakapag-try ng IPL kaya hindi ko ma-explain sa inyo kung ano yung experience ng IPL session. So ayun guys, etong diode, i-share ko sa inyo kung ano yung experience ko. Dati ang usualing ginagawa ko sa pag tanggal ng buhok ng kilikila is shave and wax. Kung napanood nyo guys yung nag-vlog ako sa aking kilikili way back 1 year ago siguro. So ayun guys, ilalagay ko na lang dyan. Panoodin nyo na lang. Pero ayan, na-share ko dyan kung ano yung ginagamit kong deodorant, kung paano ko tinitreat yung kilikili ko. And ayun nga guys, nabanggit ko doon na etong si pag-shave is nakakagasgas siya and nakakaitim ng kilikili. Oh, tapos, no. Ito naman si wax. Nung una experience kong mag-wax, sobrang sakit guys. As in super talaga, as in dumugo ng madaming dot dun sa may pinagtanggalan ng root. Sobrang daming dugo guys, as in ako lang ba yung naka-experience nun? Kasi guys, yung buhok ko sa kilikili is sobrang kapal guys. As in sobrang kapal. Feeling ko kapag pinahaba ko to, like yung parang panlalaki, mas makapal pa yung buhok ko sa kilikili kaysa sa boyfriend ko. Kung hindi nyo gaano gamay yung wax, iitim talaga yung kilikili nyo kasi napupuwera sa yung balat. Tapos, ayun nga, nagdudugo yung sa may mga roots niya. Pero, ayun nga din, maganda din yung wax kasi matagal siyang tumubo. And, hindi ganun kakapal. Yun yung napansin ko sa pag-wax. Kaya sa akin, para sa akin, mas okay din yung wax kesa mag-shave ako na mag-shave. Yung na-experience ko sa diode, pinahaba ko talaga, as in pinahaba kahit nakakahiya. Pinahaba ko ng sobrang kapal, ganun. Tapos, hindi pa ganun kaputi yung kilikili ko na parang basta nakakahiya, ganun. Ang unang ginawa sa akin is sinope, winash, tapos shinave. Nag-iwan sila doon ng konting buhok kasi yun yung lilaserin nila. After i-shave, may ilalagay na gel na pampadulas, tapos malamig yun. Tapos yun, ililaser na nila. And ang experience is, sa una masakit guys, as in. Masakit. Ako na magsasabi sa inyo, masakit siya. No pain, no gain. So yun guys, masakit talaga siya. Kaya naman yung pain, kaya naman siya. Pero guys, paano pa kaya kung IPL, diba? Mas masakit yun kasi sabi nila, mas masakit daw talaga yung IPL kasi sa diode. So yun guys, etong si diode is, para lang siyang medyo mainit sa kilikili na parang pinapaltek. Kasi yung mga roots niya, parang ramdam mo na pinapaltek yung mga roots. Ganun, parang binabaril isa-isa. Saglit lang siya guys, wala pa siyang mga 15 minutes, ganun. After i-laser ng kilikili ko, meron naman silang pinahid na cream. I think whitening cream yon, ganon. After mga ilang days, ganon. Halimbawa, tutubo na ulit, ganon. Mapapansin mo na naglalagas yung buhok mo sa kilikili. As in, alam mo yung pagkuskus ko that time, nakita ko sa kamay ko yung mga buhok. As in, natuwa ako. Tapos yon, after 3 weeks ka lang ulit pwedeng magpa-diode ulit. Bawal siya like every week, ganon. Or, much better kung tatanong niyo yung dermatologist kung anong araw kayo ulit babalik. Kasi meron naman every 2 weeks. Pero yung sa case ko, after 3 weeks, ako ulit pwedeng mag-diode. So, ayun, para hindi rin
ano tawag dito? Para hindi rin mabugbog yung kilikili ko, ganun. Tapos, ayun, after ng mga ilang session, napapansin ko na yung difference na as in, wala na talagang tumutubo sa kilikili ko. Like, parang balahibong pusa na lang, ganun. Pero ayun, nililaser pa din yon. And ang kagandahan dito, guys, is napansin ko ha sa sarili ko na wala nang amoy yung kilikili ko. As in, guys, I swear. Wala nang amoy yung kilikili ko mula nung nagpa-laser ako. Yun yung napansin ko na hindi na nagkakaamoy yung kilikili ko mula nung consistent na wala akong buhok sa kilikili. So ayun, nakakatuwa din kasi hindi na ako nagde-deodorant. Nakakatipid din ako kasi hindi na ako bumibili ng deodorant. Yun lang talaga yung napansin ko kasi kapag may buhok ako sa kilikili, like meron ng buhok, ganon. Tapos, ang mangyayari niyan, kada magkakaregla ako, ewan ko ha kung ako lang ba or kayo din na mga babae, kada magkakameron, nag-iiba yung amoy ng kilikili. Iba talaga siya kapag merong buhok ha. Pero kapag wala siyang amoy. Ayun guys, sa mga nagtatanong kung anong ginagamit ko yung deodorant, ang ginagamit ko yung deodorant is Milku or kaya yung Deonat. Ayun lang guys, salitan lang sila kung ano yung makuha ko, ganun. Pero madalas yung Deonat yung ginagamit ko. Hindi pa rin siya ubos, kaya ayun, ngayon, may stop ko na naman siyang gamitin. Hindi ko na siya mauubos dahil hindi na ako magde-deodorant kasi nakakapag-laser na ako. Simula nung nag-diode ako, never na ako nag-deodorant. Pero, ito na nga guys, nag-lockdown. So, na-stop ko yung diode. Ang nangyari is, akala ko hindi natutubo yung hair ko sa aking kilikili. Pero, tumubo pa rin siya guys. Pero, hindi na siya ganon kakapal. Like, kagaya before, nung hindi pa ako nag-laser, sobrang kapal. Tapos, sobrang... basta alam niyo yun guys, sobrang kapal ng tubo. Tapos, sobrang dami. Ngayon, tumubo pa rin naman siya guys. Nagkaroon pa rin naman siya ng buhok. Tapos, hindi siya ganon kakapal. Siguro, simula nung nag-lockdown, kasi yung huli kong diode siguro, mga 7 months ago na or 8 months. Siguro mga twice or 3 times pa lang ako nagsishave ng kilikili ko. Tapos, magsishave lang ako like kapag may gagawin akong video na makikita yung kilikili ko. Ayun lang, dun lang ako nagsishave. And yung tubo niya guys, kalat-kalat. Eto guys, ayun yung kilikili ko. Yung tubo niya is, ayan, dito meron, dito wala, dito meron, dito wala. Parang mga ganon. Hindi siya lahat ganon. So, ayun, yun yung napansin ko. Pero, dito sa kanan na kilikili ko, ito yung sobra talagang daming buhok, guys. As in, bago pa lang ako magpa-laser, alam ko na talaga yung tubo nito is iba. Iba talaga yung tubo nito. Makapal na nga yung dito. Mas makapal pa yung dito. Tapos, sobrang... sa isang root, parang dalawa yung lumalabas. Parang ganun. Kapag nagpapalaser na ako, mas matagal yung dito sa kanan and mas madiin kasi dito yung mas madaming buhok. So, ayan, nakabalik na ako ulit kahapon. Kahapon lang ako ulit nagpa-laser after 7 or 8 months. Nung pumunta ako, hindi ako ulit nag-ahit. And ipapakita ko dyan, guys, kung paano yung ginagawa sa akin kapag nagda-diode ako. And before pa lang na nag-start pa lang mag-diode, nagre-record na ako. And pagpasensyahan nyo na yung itsura ko dyan kasi ang tsaka-tsaka ko dyan and ang dami kong pimples dyan. Wash. And guys, nag-i-scrub pa din ako ng kilikili ko. Hindi na din kasi consistent na every 2 weeks, ganon. Siguro mga ano, once a month na lang din siguro. Kasi masama din guys yung laging ini-scrub yung kilikili. Nakakaitim din yan. Siguro guys, nakapag-scrub lang ako ng kilikili ko after kong mag-shave, ganon.
Yun lang guys, syempre kailangan pa din nating i-scrub ang ating mga kilikili dahil ang ating mga libag-libag dyan kapag napapawisan, diba? Kung nakikita nyo, parang may green-green pa siya kasi parang may natirang konting buhok. Ayan, nakakapako pa siya, parang natutusok ako. Meron pa siyang konting buhok, pero after nyan, tutubo pa rin yan guys, tutubo pa rin siya. After nyang tumubo, maglalagas na siya. Tapos ayun, after 3 weeks ulit ako babalik para magpa-laser. So ayun guys, advice ko sa inyo, kung kayo ay nagpapaputi ng inyong kilikili, unahin nyo muna yung pagtanggal ng buhok sa inyong kilikili. Kung paano yung proper way. Kung wala kayong budget naman, okay lang guys, nandiyan ang shave. Basta guys, mag-iingat lang kayo. And sa wax, ayun, dahan-dahan lang kasi, 'di ba guys, biglaan 'yon. Kapag dinikit mo na, bigla mo na lang siyang hahatakin, 'di ba? Ang ginagawa ko kasi before cold wax, o 'yun, nasa sobra talaga ako nasasaktan. And ayun, kung meron naman kayong budget, go for diode. Kasi recommended siya. And yung diode na tinitake ko is with whitening na. Kaya hindi ko na siya tinitreat dito sa bahay namin. Pero nung wala pa guys, ang ginagamit ko lang is kahit anong toner, like Eskinol. Eskinol guys, inaano ko siya sa kilikili ko. Pero hindi siya consistent na everyday ganun. Kasi natatakot ako baka mangitim or baka merong side effects sa akin. Pero yun, hindi siya everyday. As in, sobrang bihira lang. Like halimbawa, feeling ko may libag yung kilikili ko. Doon ko lang siya kukuskusin ng bulak na may Eskinol. Wala kasi akong choice, wala akong ibang toner dito. So ayun, yun lang yung ginagawa ko nung hindi pa ako ulit nagpapa-diode. And sabi din nung nagle-laser sa akin, mas okay din daw talaga yung diode kaysa sa IPL kasi mas masakit daw talaga yung IPL. And sabi din ng mga friends ko, mas masakit daw talaga yung IPL kaysa sa diode. Ayan, bago kayo pumunta or bago kayo magpa-laser, patubuin nyo muna yung buhok nyo sa kilikili para makita nila kung gaano kakapal yung buhok nyo. And guys, sa mga nagtatanong kung saan ako nagpapalaser, nagpapalaser ako sa Finesa Estetica, sa SM Sukat, and meron din silang branch sa SM Fairview, sa Timog, and sa Makati. And meron din sila guys sa Cebu. Ilalagay ko na lang guys sa description box yung link ng Finesa Estetica. And much better kung i-message nyo na lang yung Finesa Estetica kung interested kayong magpa-laser. Or kung meron kayong ipapagawang iba, meron din silang ibang mga service like facial, diamond peel. Ayan, nagpapa-facial din ako guys sa Finesa. And nagpapa-diamond peel din kami. And nagtatake na rin kami ngayon guys. As in, kahapon lang ulit ng glutathione. So, in guys, i-boost natin ang ating immune system dahil yung glutathione na tinitake namin ni Jepoy is meron ng vitamin C, collagen, at madami pang iba. So, in guys, much better kung tamad kayo uminom ng vitamin C. Like, kagaya ko, hindi ako consistent na nakakainom ng vitamin C every day. So, ayan, nagpapa-inject na lang kami ni Jepoy ng glutathione. Ang effect lang naman guys, is puputi kayo. So, ayun. So, ayun guys, sa mga nagsasabi na hindi umi-effect sa akin yung glutathione, before, kung napansin nyo guys, pumuti ako dahil nag-quarantine. Hindi kami nakalabas ng bahay. Dati kasi may nagsasabi na hindi daw effective sa amin yung glutathione. Paano nga naman e-effect sa amin yung glutathione? Lagi kami nag-bibitch ni Love as in every month. Consistent na nag-travel kami every month. Kaya don't expect guys na puputi kami kasi lagi din kaming nasa arawan. Nagmumotor kami, lagi kaming naaarawan, lagi kami nagbababad sa beach. Kaya guys, okay lang din naman sa amin kung pumuti kami or hindi, okay lang din naman. Ang sa amin lang naman guys is yung content nung glutathione, which is yung vitamin C, yung collagen, and basta guys, na-explain yun sa amin, nakalimutan ko na. Basta ayun guys, madaming benefits yung glutathione sa katawan, kaya nagtitake din kami ni Japoy, lalo ngayon sa panahon ngayon. Sobrang kailangan natin na malakas ng immune system. So ayun guys, madalas nagsisale si Finesa Estetica, kaya guys, check nyo yung page nila and yung Instagram nila kasi pinapost nila dyan kung nagsisale sila. And ngayon guys, is this coming November 11, magsisale sila and anniversary sale nila yon. So ayun guys, i-check nyo yung page nila kasi almost 70% yung isa-sale nila. So ayun guys, kung interested kayo sa diode, facial, or kung meron kayong gustong ipa-check up,
Meron silang mga dermatologist. And guys, shout out nga pala sa Team Sparrow Repin Music. Ayan, nakakatuwa naman, sinulat pa nila and pinadala nila sa nanay ko. So yun guys, shout out sa inyo. And thank you sa pag-support sa amin ni Jepoy. Thank you guys! So, ayun lang guys. I hope you guys enjoy this video and give me a thumbs up. Ayun lang guys. Kung mayroon pa kayong mga gusto i-suggest, i-comment nyo lang dyan. And tatry natin yan gawin. So, ayun lang guys. Bye!